mga katabas, ngayon naman ay ibibideo ko sa inyo kung paano magrasa dito sa tinatawag na gearhead. Una, pwede ninyong hindi tanggalin yan. Pwede ninyong ito lang ang inyong tatanggal. Kung natanggalan nyo yan, bombahin ninyo dito ng grasa. Ngayon, pwede rin naman kung wala kayo nito na grease gun, pwede namang manumanuin yan. Ganun lang. Yan. Ginaganin lang yan. Papahiram mula ng grasa. Yan. Hanggang sa mapuno. Ngayon, ang isang paraan dyan para makita ninyo na puno na, tatanggalin ninyo ang tornilyong ito. Ha? Pagbili ninyo ng grass cutter, kasama na yan. Allen wrench na yan. Tsaka yung mga tools na yan. Pag natanggal nyo yan, tanggalin nyo rin itong isa. Gumamit lang kayo ng tamang sukat ng spanner para hindi nabibilog ang bolt. Okay. Hugutin nyo yan. Pag nahugot nyo yan, ayan ang loob nyan. Ayan. Oh. Ngayon, kanya ninyo, tirahin yan ng gisgan. Pag ganun. Bumbahin nyo ng bumbahin hanggang sa lumabas dun sa loob. Sa loob, ang grasa. Ganun lang. Yun, lumabas na. Saglit lang. May laman na. Yan o. Kita mo yung grasa. Yan. Kung paano maglagay ng grasa. Mahalagang lagyan ng grasa ito kasi ang gear niya sa loob napupudpud. Lalo't ngayon, malalambot ang klase ng bakal. Ngayon, ibalik nyo ngayon ito. Tapos, higpitan ninyo. Higpit. Ang pagbalik niyan, nakita nyo yung butas nito na maliit. Yan. Dapat, ang tornilyong ito ay papasok doon. Nandito yan. Malagay. Kasi kung yung tornilyo na ito ay bangga dito, hindi po, hindi tama dito sa butas, at pinilit niyo, mabibiyak ito. Mabibiyak. Yan ang tanda ninyo. Dapat ito ay tama dun sa butas na yun. Yan, balik natin. Yun lang yan. Pag ibinalik nyo yan, silipin nyo ngayon kung sentro sa butas ang maliit na tornilyong to. Yan lang yan. Napakasimple. Napakasimple paraan. Yan ay para maiwasan na masira o mapudpod ang inyong gearhead. Yan. Sa kaninyo ngayon yan, higpitan. Ayos na. Napakadali. Ha? Yan ang grass cutter ng TD40. Yan ang makina nyo. Ano, wala yan. Hanggang susunod na video. Salamat.